Bismillahirrahmanirrahim. Aming minamahal ng mga taga-subaybay, dito na po tayo sa ika-apat na episode at tatalakayin pa rin natin ang patungkol sa katagang la ilaha illallah dahil sa pagka-importante nito. Bilang panghuli, babanggitin natin ang mga kondisyon. Sa wikang Arabic, shurut, ang kondisyon ng la ilaha illallah. Dahil nakikita kong isa ito sa pinaka-importante, mahalaga na malaman ng tao ang mga kondisyon o di kaya ang mga syurud sa wikang Arabic nitong La Ilaha Illallah. Baka may magtanong sa inyo, kung ang kondisyon ba yan na babanggitin mo ay mayroon pang katibayan yan sa Quran o di kaya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot, wala itong makikitang katibayan sa banal na Quran na nabanggit ang kondisyon ng La Ilaha Illallah ay ganito-ganyan. O di kaya wala rin tayong makikita na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ahadith, kanyang salawikain, na binanggit ang kondisyon ng La Ilaha Illallah. Pero saan ito nakikita at bakit kinakailangan malalaman? Ito ay makikita sa tinatawag na istikra. Ang ibig sabihin, ang mga scholar, ang mga may malaking kaalaman sa Islam, binasa nila ang ilan sa mga aklat at nakita na ang la ilaha illallah ay nagkakaroon ito ng mga kondisyon. Pagkaraan kanilang inipon ito. At dito malalaman, doon nalalaman ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Makikita natin sa ilan sa mga sinasabi ng Propeta Muhammad sallam na minsan iniipon ng isang bagay, minsan naman ay hindi na sinasabi. Tulad ng kanyang pagsasabi sa kanyang hadith, nang ipunin ito, sinasabi niya na sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Mga pitong uri ng mga tao ang tatanggap ng lilim sa araw ng paghukom, sa araw na walang lilim maliban lamang sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito binanggit ang mga taong ito. Minsan naman makikita natin na ito ay hindi niya babanggitin. Sinasabi niya na ganito ganyan pero hindi ito inipon sa isang pagsasalita lamang. So ganun din ang la ilaha illallah. Makikita natin na ito hindi naipon, subalit ang mga may malalaking kaalaman sa Islam, ginawa nila ang tinatawag na istikra. Nagbasa sila, pagkaraan naipon ang la ilaha illallah, ang naipon ang mga kondisyon, at ito ay kanilang sinulat nang sa ganun maintindihan o di kaya madaling maintindihan ng bawat isa sa atin. Kaya yun ang masasabi nating dalil, katibayan sa sinasabi ng mga scholar, may mga malaking kaalaman sa Islam, nang patungkol dito sa mga kondisyon ng La Ilaha Illallah. Babanggitin natin ang mga kondisyon nito. Nagkakaroon ito ng pitong kondisyon, ang La Ilaha Illallah. Ang unang kondisyon ay ang tinatawag na kaalaman. Ang ibig sabihin ay malalaman mo ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Na ayon sa nabanggit natin noon, na ang kahulugan nito ay walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka, malalaman din natin kung anuman ang nasa loob nito ng katagang ito ng La Ilaha Illallah. Pagkaraan, kapag ito ay ating nalaman na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat dapat na sambahin at ang pagsamba sa bukod sa Kanya ay hindi ito nararapat. Pagkaraan, isinasagawa natin ang kahulugan ng La Ilaha Illallah, so yun ang taong dapat o di kaya nagkakaroon ng isa sa mga kondisyon ng La Ilaha Illallah na nabanggit ng mga scholar. Ayon sa katibayan ng kondisyon na ito, sinabi sa Quran, fa'alam annahu La Ilaha Illallah. Dapat mong malaman na katotohanan walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din nabanggit sa isa pang sura, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, maliban sa kanila na tumayong saksi sa katotohanan at sila ay batid nila ito o di kaya alam ito. Sinabi pa sa hadith, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Naisalasay ni Imam Muslim. Sino ang taong mamamatay at alam niya na la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makakapasok sa paraiso. Yun ang unang kondisyon, ang kaalaman.
Ang pangalawang kondisyon ay ang tinatawag na katiyakan. Ang tinatawag na katiyakan. Ito ay ang ibig sabihin, bibigkasin mo ang la ilaha illallah nang meron kang katiyakan sa salitang ito. Nang hindi ka nagiging alanganin. Nang hindi ka nagiging alanganin sa mga ibinubulong ng Satan. Ibinubulong ni Satanas sa iyo. Kaya sino man ang taong naging alanganin sa kaniyang shahada, sa kaniyang pagsasabi ng la ilaha illallah, o di kaya ay iniisip niya na baka hindi ito totoo, tulad ng pagsasabi na ako, sabi niya ay naniniwala na la ilaha illallah. Pero maaring ang mga Kristiyano, halimbawa, o di kaya ang mga ibang may pananampalataya, ibang pananampalataya, ay baka totoo rin ang sa kanila. So, yaon ang hindi dapat maisa sa isip ng isang mananampalataya na magiging alanganin na meron pang bukod dangi sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sambahin. So, kinakailangan nasa puso mo ang tinatawag na katiyakan sa katagang ito. Ang katibayan ng kondisyon na ito, ang pagiging tiyak sa katagang ito, ay ang pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Katunayan na ang mga mananampalataya ay yaong sila na naniwala, sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanya, at sa kanyang sugo. Pagkaraan sila ay hindi naging alanganin. Nasa katiyakan sa kanilang mga puso. Namagit pa rin sa hadith na naisalasay ni Imam Muslim, sinabi niya, man lakita waraa hadal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustaykinan biha kalbahu fabashirhu bil jannah. Sinabi niya na sino man ang taong makasalubong mo sa likod ng bakod na ito, ng bakuran na ito, na siya ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang la ilaha illallah, na nasa katiyakan sa kaniyang puso, kung ganon, bigyan mo siya ng magandang balita na siya ay papasok ng paraiso. Yaon ang pangalawang kondisyon ng la ilaha illallah, ang katiyakan. Ang pangatlong kondisyon ay ang tinatawag na pagtanggap. Ang ibig sabihin, tatanggapin natin ang kahulugan ng katagang ito. Tatanggapin natin sa ating mga salita at tatanggapin natin sa ating mga gawain. Kaya ito ay susundin natin ang kautusan ng napapaloob ng la ilaha illallah at magiging mananampalataya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kaniyang sugo. Sinabi sa banal na Quran, aman ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriku bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Naniwala ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay na ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pati na ang mga mananampalataya. Lahat sila ay nananampalataya sa Allah at sa mga anghel at sa mga aklat na ipinadala at sa mga sugo. Hindi sila nagpapaiba-iba tungkol dito sa kanyang mga sugo. At kanilang sinabi, kami ay nakakarinig at naniniwala o di kaya tumutupad sa pag-utos tungkol dito. O aming Panginoon, patawarin kami dahil sa iyo ang aming pagbabalik. Pang-apat na kondisyon nitong la ilaha illallah ay ang tinatawag na pagtalima. Ang una ay ang pagtanggap. Ang pang-apat na binanggit natin. Ang pangatlo ay pagtanggap. Ang pang-apat ay pagtalima. Ano ang pagkakaiba nitong dalawa? Sa wikang Arabic, ang una ay ang tinatawag na al-kabul, yaon ang pagtanggap. Ang pangalawa ang tinatawag na al-inqiyad, ang pagtalima. Ang pagkaiba ng dalawang ito, ayon sa sinasabi ng scholar na may malaking kaalaman sa Islam, sinasabi niya na itong tinatawag na pagtanggap ay makikita ito sa ating mga sinasabi. Ang tinatawag naman na pagtalima ay makikita ito sa ating mga ginagawa. Yaw ng kanilang sinasabi. So, pagtanggap sa ating pagsasabi sa ating mga pagsasabi sa araw-araw,
o di kaya ang pagtalima naman ang inkiyad sa ating mga ginagawa. Doon nakikita sa ating mga ginagawa. So dito makikita na ang bunga ng pagtanggap at saka ang pagtalima ay makikita ito sa ating mga ginagawa at saka sa ating mga pagsasalita. Sinabi sa banal na Quran na wa'anibu ila rabbikum aslimula. Kayo ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay magiging tunay na Muslim para sa Kanya. Ito ang katibayan sa pagiging pagtalima nitong katagang La ilaha illallah. At kapag itong kapag nawala itong tinatawag na pagtanggap, hindi ito makapagbibigay dulot ng kabutihan sa atin. Yaon ay makikita ang katunayan nito sa nangyari kay Abu Talib na siyang tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niya ang La ilaha illallah. Alam niya ang La ilaha illallah. Kaya lang siya ay hindi tumalima sa katagang ito. Hanggang sa nabanggit niya nang siya ay nang dinipensya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya sa kanyang tinatawag na poet, sinabi niya na wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim hatta usada fi turabi dafina. Fasda bi amrika la alayka ghadatan wafrah waqir bidhalika minka uyuna. Walakad alimtu dina Muhammadin walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyalil bariyati dina lawla al malamatu aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidhalika mubina. Kanyang sinabi dito na hindi kanila masasaktan, hindi sila makakasakit sa iyo ang mga walang pananampalataya noon. Lahat sila hanggang sa mamamatay muna ako. Ganon ang pagiging pagprotekta ng ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ako'y mamatay muna. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa at walang makakasakit sa iyo at magiging masiyahin ka sa iyong ginagawa. Alam ko, sabi niya, na ang relihiyong ipinarating ni Muhammad ay ito na ang pinakamainam sa lahat ng relihiyon. Subalit, kung hindi lamang pagsisisi, o di kaya sisihin ako ng mga tao, o di kaya insultuhin ako, makikita mo ako na ako ang susunod dito sa iyong relihiyon. So, makikita dito na alam ni Abu Talib ang La ilaha illallah. Subalit, hindi ito tinanggap, hindi tinalima sa kanyang ginagawa. So ano ang naging pagkukulang niya? Yaon. Hindi siya tumalima sa katagang La ilaha illallah. Kaya siya ay hindi tinanggap o di kaya hindi nabigyan ng patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang La ilaha illallah. Kaya lang hindi siya tumalima. Yaon ang naging pagkukulang ni Abu Talib. Panglimang kondisyon ng La ilaha illallah ang tinatawag na katapatan. At ang katapatan na ito ay katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging pagsunod sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating mga nasa puso, kung ano man ang paniniwala na sa ating puso. Kapag ito ay ating ginagawa sa ating gawain, sa ating pagsasalita, ay nakukuha natin ang isa sa kondisyon ng tinatawag na La ilaha illallah, yaon ang katapatan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O kayong mananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot sa kanya. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at maging kasama ng mga yaong mga matatapatin. Maging kasama nila ng mga matatapatin. Isa pa ito sa kondisyon ng La ilaha illallah, ang pagiging katapatan. Pang-anim na kondisyon ng La ilaha illallah ay ang tinatawag na pagmamahal. Ang ibig sabihin dito ay mamahalin mo ang katagang ito. At may sasaisip mo ang katagang ito. Kaya nararapat sa atin na mamahalin ang Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin ang kanyang sugo. At dapat na mauna ang pagmamahal sa kanila nang mas nakakahigit pa sa ating mga magulang o di kaya sa ating mga pamilya. Kaya ito ang dapat sa, o di kaya isa pa sa kondisyon ng La ilaha illallah, ang pagmamahal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, mayartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin alal mu'minina, aizzatin alal kafirina, yujahiduna fi sabilillahi, wala yakhafuna lawmata la'im. Sinabi niya, na o kayong mananampalataya, sino man ang tatalikod sa kanyang relihiyon, katunayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpaparating ng mga ibang mga tao na ang kanilang katangian ay
magugustuhan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at gusto at mamahalin din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamahalin sila at sila ay magmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang katangian kapag sila ang makasagupa ang mga ibang mananampalataya, sila ay mga mababa. Kapag makasagupa ang mga walang pananampalataya, makikita mo sa kanila ang tinatawag na pagiging matigas. Sila ay makikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangpito at pangwakas na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang tinatawag na kawagasan. Ito ay nararapat na maisali, hindi kaya maisama dito sa tinatawag na kondisyon ng la ilaha illallah. At ang ibig sabihin nito, ang lahat ng masasabi natin o di kaya ginagawa natin, ito lamang ay natatangi sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. Kaya wala itong halong tinatawag na pagitang tao o di kaya para marinig na si ano ay nagsasabi ng ganito. So, bilang pangwakas, ito ang tinatawag na kondisyon, mga kondisyon ng la ilaha illallah. Ulitin ko, unang-una ang kaalaman, pangalawa ang katiyakan, pangatlo ang kawagasan, pang-apat ang katapatan, pang-lima ang pagmamahal, pang-anim ang pagtanggap, ang panghuli at ang pang-pito, ito ang tinatawag na pagtalima. Nabanggit ito sa wikang Arabic sa tinatawag na poet, ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduku kama'a mahabbatin wa inqiyadin wal kabuli laha. Hanggang ito lang po mga taga-subaybay, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa paksang ito. Maraming salamat po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.